Hello guys, welcome back to my channel. So dito ngayon tayo sa ano channel ko guys. Meron akong ginagawa dito, meron siyang check engine. So ginagawa ko rito, meron siyang check engine. Hello guys, so welcome back to my channel. Meron akong ginagawa ngayon na Toyota Hilux. Meron check engine siya. So, ayaw mawala ng check engine. Titingnan natin sa scanner kung anong problema. Okay, tapos servisan ko siya. So, tara, ito guys, yung check engine. Yan guys, yung check engine niya hindi nawawala. So, check natin scanner. Okay, gamit yung scanner na yan. Hotel, okay? Tara guys. Setup ko lang guys, tapos video ko kung paano, okay? Setup natin guys. Salpak natin yung DLC niya. What? What? What's wrong with you? Yung, tumunog na siya. Buhayin natin yung scanner. Salpak natin dito sa... Pwede naman siya i-bluetooth pero mas mabilis kasi pagka ano. Let's go guys. Papakita ko kung paano. So, yan na si, ay, si Maxisys. Maxisys. So, yan guys, kailangan naka-on yung ignition on. Ignition on lang o gi-start. So, simulan na natin. So, punta tayo ng diagnostic. Diagnostic, syempre, Toyota, kung anong brand, yung model. Tapos automatic selection, pwede ding manual, depende sa iyo. I-re-read natin siya kung ano yung bin niya. Yung bin nung ano, sasakyan. Read natin. Medyo matagal nga lang kasi pag automatic kasi buong system. So yan siya yung bin. Okay natin. Hindi ka na maghahanap ng ano kung anong modelo, Toyota o ano. 2018 model to. So 2018 without smart key. So ayan na yung details niya guys. Yung profile ng sasakyan na to. Yung model niya GUN1. Tapos yung area kung saan ginawa, Europe or others. So pick up model year 2018 to 2019. Smart key without smart key. Yes. Yes, yes, yes. Check natin kung ano yon. So, syempre, diagnosis. Click natin yung diagnosis. Auto-scan. Para lahat ng problema, ma-scan niya. So, yon. Sa engine ECT, meron fault. Sa ABS, BSR, tsaka TRC, meron din. Combination meter, meron din. Yung combination meter na to, siguro yung ano niya to eh. El, malabas yung spanner. Tire pressure, meron din. Yung tire pressure, pinalitan kasi nila to ng gulo. Kung wala ka ng sensor, kaya ano, hindi na mabubura yan kasi wala na yung may sensor eh. So, yun guys, meron siyang ilan yung fault niya. 4. So, tingnan natin tong engine na to, kung ano yan. Ano yung error niya niyan. Okay. So, trouble codes. Wow! Ang dami ah. Ilan yan? P001 P0122. Dami ah. Throttle pedal position sensor switch is circuit low input.
So yung throttle position sensor niya, throttle pedal ito, itong sa paa, may sensor kasi yan dyan eh, ito sa taas. Yan, yan guys, kita ba, sibling yan or yung nandun sa may throttle body. Pero hindi, yan yung pedal eh. Input low, tapos pre-wheel rail pressure, circuit high input, P0193. Meron ding P0201 202 203 204, injector 1 2 3, circuit open, tapos EGR valve, sensor circuit. So try muna natin i-clear guys, tapos i-scan ko ulit, tingnan ko kung babalik. Clear natin. Pag bumalik yan eh, hard port yan. Baka na ano lang yan eh, kaya wala, ganun eh. So, sa ABS naman tayo guys, meron siyang error din. Tingnan natin kung anong fault niyan. Trouble codes, uli. Engine control system fault history. So, dati na siya. Dati na yon, meron, hindi siya current. So clear natin. Dati ng error yon. So combination meter. Okay. Trouble codes. Combination meter. Ano yan? Lost communication with ECM. PCM, lost communication, nawawalan siya ng communication. Uy, bakit napunta dyan? Back tayo, back. PU01, clear nang natin. Clear natin lahat guys. Wala naman problema yung makina eh, merang may mga error lang siya. Ito wala natin 4-wheel. Yung error lang niya dito sa ano. Pagka nawala na yung check engine na yun guys, expander rin natin, tingnan natin kung mag-o-open. So hindi rin siya current, na-replayin siya ng lock solenoid circuit low. Dati na rin siya. Tingnan natin yung mga socket na yun. Clear natin. Tapos papanda rin ko. Tingnan natin kung... So, pandarin ko muna guys. Yung sasakyan. Check natin kung mawawala yung check engine na yan. Wait a minute. Boom! Yan guys, wala na. Wala na siya. Yung check engine, pero i-road test natin. Road test natin, mga kahit 1 kilometro lang. Pag bumalik yon, sabihin hard fault yun. May problema talaga sa pedal, sa ABS nya. Nawawalan siya ng communication, may putol na wire or shorted. Pero wala naman na eh. Tingnan natin, road test ko guys, tapos babalik ko, okay? Road test natin sa driver, mga 1 kilometro, tapos bababalik. So guys, yun na. So yun na guys, yung pag-reset o pagbura ng check engine dun sa dashboard na pag umilaw siya. So mas mainam talaga pagka merong ano, pagka may scanner ka. Kasi mapipinpoint niya yung problema kung anong sensor yun sira. Hindi kagaya ng mga ano na manghuhula ka. Hindi naman manghuhula, syempre mekaniko alam na din yun eh, posibleng dahilan. Pero mas maganda to, mas detailed niyang ibibigay sa iyo yung problema ng sasakyan. Kaya yun ang kagandahan ng may ano, scanner. Okay? So road test guys, tapos check natin kung babalik yung check engine tsaka yung problema. Okay guys, thank you. Bye-bye. So try scan ulit natin guys, para malaman natin kung meron pa talagang error. Scan natin. Auto scan.
So yan guys, oh, tingnan nyo, wala nang lumalabas na error o fault. Pass na siya, pass na lahat, halos lahat. So sabihin talagang reset lang yung ano, baga baka nalubak, natagtag ng ano yung sensor kaya nag-loose, kaya umilaw yung check engine niya. Pero okay na, kadalasan kalimitan ganoon naman, natatagtag lang. So okay guys, wala na siyang error sa engine niya, wala na sa ABS, BCS, wala na. So four wheel wala na rin. So okay na to guys. Okay, job done na. Thank you. Bye bye. God bless.